Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang nangyari sa game number 2 between Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster and World Chess Champion Magnus Carlsen sa Lindores Abbey Rapid Challenge Quarterfinals. Sa mga hindi pa nakakapanood ng mga games na na-analyze na natin sa torneyong ito, ay makikita nyo ang link sa description below. Okay, so simulan na natin. Wesley played e4, Magnus played e5, knight f3, knight c6, Bishop B5, so Ruy Lopez, at pinili ni Magnus ang Berlin variation. So atake kagad sa pawn sa e4, and then nag-antay Berlin naman si Wesley with d3 para protection lang sa pawn sa e4. So again, pakita ko lang ho ang main line ha. Ang main line kasi dito lagi nangyayari ay castle, knight takes e4, d4, knight d6, bishop takes knight, d takes c6, d takes e5, then pupunta sa f5, queen takes d8, king takes d8, na kung saan itong game na ito ay palagi ang tabla ang nangyayari. Kaya pang equal yung Berlin na yan eh. So nag d3, since nakauna nga ng panalo si Magnus kay Wesley, so okay lang sa kanya na tabla as black, and then sa game number 3 magpuputi uli siya. So bentahi ang panalo pag puti eh. So kaya dito mas pinili ni Wesley na mag d3 na lang para at least protected yung pawn sa e4, and then marami pang mangyayari. And then dito ay nag-proceed sa bishop c5, so yan talaga ang pinaka top choice dyan. At nag-second choice move naman si Wesley na bishop takes c6, kasi dito ang pinaka main line ay c3, nagka-castle, castle, and then d6. So yan talaga ang pinakalinya niyan. Pero tingnan natin itong bishop takes c6. So dinadaan niya sa pagkasira or pagkawasak ng pawn structure. D takes c6, castle, queen e7. So protection sa pawn sa e5. Again, so ano lang po, balikan lang natin sandali. Dito, hindi pwede yung knight takes e5 ba, para sa ating mga tagapanood na beginners. Kasi merong queen d4, maa-attack yung pawn sa f2, and then mapipingas yung knight sa e5. Kaya dito, kinakailangan muna mag-castle bago kumapture doon, at kaagad-agad namang dinipensahan ni Magnus ng queen e7 para wala ng knight takes e5. Alright, then dito ay nag-knight bd2, bishop g4, development, h3, so maintain lang, bishop h5, knight c4, so pressure kaagad sa pawn sa e5, knight d7, suporta, at dito ay nag-a3, so still bookline pa rin ito, at nag-a6. So ito yung new move na itinira ni Magnus, kasi dito usually ang ginagawa ay a5. So ilang beses nang nangyari yan sa bookline or theory. So tingnan natin yung new move na a6, wala na to sa power book ko, and then nag-b4, bishop a7. So yun lang naman ang pinaka-simpleng idea siguro ni Magnus para just in case atakihin yung bishop sa c5, itatakbo sa a7. At dito ay naghamon kagad si Wesley ng dark to dark square bishop kagad. Hinamon, inaccept, bishop takes e3, knight takes e3, so merong mga kiliti si Wesley mamaya na knight f5, pero dito ay nag-solidify muna sa center si Magnus, and then yung bishop para may tatakbuhan din doon just in case matreaten yung bishop sa h5, so maraming laman yung f6, at dito ay nagpatuloy, nag-knight f5, so pinireasure kagad at inistorbo kagad ng formation ni Magnus, nag-queen f8, umatras, knight g3, so gusto kagad patalsikin ni Wesley yung bishop sa h5, bishop f7. Then nag-queen d2, so development lang, and then simply to connect the rook, so napaka-importante niya sa opening principle. And then g6, para mapigilan na yung coming knight f5, kumbaga mapatay yung activity na po pwedeng gawin ng knight sa g3. And then at the same time, meron ding baon-baon na bato ng h5 mamaya. So dito ay nag-knight h2, so may intention din na mag-knight g4, ayan. Or mag F4 para i-boost yung puwersa na magagawa ni Wesley sa F-file. At dito ay nagpatuloy lang. So H5 para at least mapigilan din yung coming knight G4. At itinuloy naman yung isa pa niyang baon-baon na plano na F4. Yan na nga ang purpose ng pagkaalis ng knight sa F-file. So nag E takes F4, queen takes F4, saka nag-castle si Magnus. At dito ay may ginawang good move si Wesley. So i-guess nyo, early puzzle tayo, ano kaya yung malakas na tira or bitaw ni Wesley na yon? So you can pause the video, after a count of 5 ay itutuloy ko na ho uli. Start! Maraming salamat! Ang tira ay E5, good move! So basically, hindi pwedeng makapture ng pawn kasi nga mapipingas, nakahang yung bishop sa F7. Ngayon, kung kakapture naman ng knight E5, mabibiti naman yung pawn sa F6, paki-imagine nyo na lang po. Kaya dito, ang naging decision ni Magnus ay nag F5 na lang siya. And then, binalik uli kasi from passive, binalik uli sa laban, protection na rin, extra protection sa pawn sa E5. And then, para, kumbaga, parang kontrolado yung H4, yung G5, pero mas maganda yung knight sa G5. Ayan, then dito ay nag-queen e7, so nag-progress din kasi nga passive yung queen sa f8 eh. Rook ae1, ayan na, islog-isloga na. And then dito, hindi lang basta islog ito kasi may
kaming E6 din, dinagdagan din ang control sa E5, nag-rook DE8, kasi baka mamaya magkaroon ng E6 sacrifice and then talo ng knight doon, paki-imagine nyo na lang po. So dito magda knight F8, so sustain pa rin kompleto ang depensa kumbaga, so sakto pa rin yung rook DE8. Then dito ay nag H4. Yan, so baka kasi mag H4 pa yung black, maistorbo pa yung knight sa G3. Ayan, so H4 tamang-tama din, and then para mag-highlight talaga yung weak G5 square ng black. So dito, since ito na yung basahan ng position, binabasa ni Magnus talaga dito kung ano yung dapat i-improve, so principle of worst piece. So ginawa niya, nag-bishop B5. Yan, para ma-activate, ma-maximum yung activity ng pyesa. Lagi po nating titignan yung mga pyesa natin, sino ba talaga yung mahina ang activity? Sino yung medyo kulang ang ano niya, ang duty? Bigyan natin ng mas karagdagan duty, mas i-activate natin or i-maximize natin ang kanyang magagawa. So yung bishop D5 yan ang ginawa ni Magnus. And then nag-knight G5. Ayan. So talagang minaximize naman kaagad ni Wesley din yung magagawa ng knight naman sa G5. At dito ay nag-C5. So marahil kasi double pawn, kaya gusto niya ay ma-neutralize yung isang double pawn niya. And then dito, para lang sa mga taga-panood nating beginners, so hindi pwede po yung knight x e5 ha. Kahit na dalawa pa ang depensa niyan, isang d4 lang yan, bagsak ang pyesa na yan. Okay, so hindi pwedeng mahipo yan. Hindi pwedeng dampian ng kabayo yan. Alright, so balik tayo dun sa c5. And then dito, nag-rook e3 si Wesley. Okay, so balak niya magpatong sa e-file. Pero dito, meron daw na miss si Wesley na good move according to a very strong computer engine. So, base sa aking pag-aaral ay meron siyang na miss after C5. Ano kaya yung malakas na tira na yon? Okay, so i-guess nyo nga ho yun. Baka malay nyo, makuha nyo, di ba? You can post the video after a count of 5. Ay tutuloy ko na ho uli. Start. Maraming salamat. Ang best move daw na dapat ginawa ni Wesley ay E6. Yan daw, diretso na kagad. So, syempre, kailangan mag-react. Threat yung knight sa D7, knight F6, then may queen E5. Yan, centralized lang yung queen. So, may pagka-positional nga lang, kaya parang ang hirap ma-imagine eh. Pero yan ang pinaka-exacto. Ang lakas ng queen, centralized lang. Since pagpalagay na kumapture yung black dyan, takes, hindi pa rin naman pwede makapture kasi nga bitin pa rin yung knight sa F6 eh. Yan, tapos mamaya mag-C4 na. Then, nako, grabe. Malaki ang magagawa ng puti dito. May mga rook F4 mamaya. Ang daming pwedeng gawin, hindi rin pwedeng umalis yung knight basta-basta kasi nga, mabibitin yung bishop sa C6. So may pagka-positional pero malayo na, kumbaga maraming magagawa, bentahin na ang good opportunities na paparating sa puti. Okay po, medyo may kalaliman lang yung E6 eh, kaya hindi masyadong napansin. Alright, so balik tayo sa rook E3 na ginawa ni Wesley. Then nag-B5, ayan, so para at least may aatrasan ng todo yung bishop just in case ma-threaten yan. So dito nag-knight E2. Ayan. So marahil gustong i-transfer ni Wesley itong knight niya since patay ang activity sa G3, walang magawa eh. So knight E2, siguro gusto niya i-transfer sa F4 square, maganda kung inyong i-imaginein, or pwede rin mag-knight C3 at takihin yung bishop sa D5, may mga ganong idea. And then nag-bishop B7 na si Magnus, knight C3, ayan na. So hinahanapan niya talaga ng mas productive na activity, C takes B4, A takes B4, at dito bumawi naman si Magnus ng good move. Okay, i-guess nyo nga ako kung ano yung good move na yun. Talagang sakto yun eh. Okay, you can post the video. After a count of 5, ay itutuloy ko na ho uli. Start. Okay, congratulations sa mga nakakita. Ang best move ay knight F6. Since hindi pwedeng capturein kasi nga nakabitin yung rook sa E3. Then, magka-transfer na sa knight sa G4. So dito, nag-rook FE1, patong lang. Knight G4, so obligado bumaba. Rook E2, then nag-C5. Ayan. So pag C5, saka pa lang napansin ni Wesley yung strong move na E6. Alright, so dito, basically, hindi pwedeng capturein ha. Okay, ito kasi mangyayari. Ayan, may check ko. Tapos, pingas ang knight sa C3. Okay, so kaya dito nag E6 na lang, C takes B4, so ginarab naman yung, ito naman yung alanganing tira na ginawa ni Magnus. Kasi piningas niya yung sacrifice pawn sa B4, meron siyang hindi napansin na malalim na tira at ito nga ang ginawa ni Westy. Knight F7, good move. Ang offer talaga yung knight sa C3 na yan. So may threat din doon sa rook sa H8, and then at the same time, itong malupit na threat yung papunta sa knight D6, check. Ayan. So dito ang ginawa, queen C7 din, natumbukan din ni Magnus yung pinaka-the best na depensa. Kasi, pakita ko sa inyo, kung kakapture rin lang ito, may knight D6 check. Kung hindi naman kakapture dun eh, magna knight D6 check. So, obligado, king D8, then magna knight x E8.
ayun ang delikad ding yung papunta sa queen b8. So dito, rook takes e8, then mayroong queen b8 check, obligado bishop c8, at may malakas na talagang hindi mapipigilan pang sugswangan talaga, rook e5. Grabe, lakas. So pag knight takes e5, pagpalagay ng capture and rook takes e5, paano pipigilan yung kaming rook d5? Eh, ano? Grabe, fatal. Paano kaya pipigilan yan? Ang lakas. Kasi dito, possibility, kung mag-queen b7, wala, sidestep lang, mag-queen d6 check eh. So, halimbawa, bishop d7, and then ito, ang lakas naman, e7. Pag king c8, salubong, rook c5. May pasalubong eh. Ang lalim. Nakita pa rin ni Magnus yan. Kaya natumbukan niya yung pinaka-the best defense, na-analyze niya at na-consider niya yung mga ganyan pasikot-sikot, queen c7, tumbok pa rin ang depensa. So dito, obligado na, queen takes, kasi ang dami na nakahang, naobliga si Wesley eh. King takes e7, then knight takes h8, rook takes h8, then knight d1. So dito, quality down nga, down sa exchange si Magnus, pero hindi pa rin dapat mag-relax kasi tinan nyo naman, ayun o, eh, may possibility tumulak-tulak yan, problema pa rin sa queen side yung massive structure na meron si Magnus sa queen side. So dito, nag-rook e8, e7, push para isang hakbang na lang, graduate na. Bishop d5, ayan. So, pine-prepare na ni Magnus yung, eto na. Ayan na, ang ganda rin ng bishop d5. Improving the position lang. Then, knight e3. So, persado, exchange. Rook takes, and then a5. Ayan na. So, ang tanong, papaano ngayon yan? Eh, may a4 na. May b3 na mamaya or may a3. Ay, grabe. Mananalo ka nga sa world champion. Hingal kalabaw naman ang aabutin mo. Ang lakas pa rin. King f2. A4, King G3, A3, King F4. Siyempre, ginamit ni Wesley yung basic na principle. King must be active in the endgame. So, tama naman yan. And then, dito ay nag-B3. So, siyempre, double pawn din naman. Baliwala. C takes B3. At dito, hindi pa kaagad-agad tinapyas yan. Kasi magkakaroon ng D4. Paki-imagine nyo na lang po. Matetret yung bishop sa B3. Tagos hanggang sa pawn sa A3. Kaya dito, nag-B4 muna. Alright, so para mamaya niya pipingasin niyang pawn sa B3. Pero dito, nag-D4 na si Wesley, hindi na niya hinayaan ng, o hindi na niya binigyan ng pagkakataon na makakapture pa. Depensado na kasi nga, ang lupit nung D4 din. Nag-King D6, grabe, stick together na yung King, Bishop, Tore. Paano kaya yan? Ang hirap din. Halos fortress din, halos hindi rin mapasok eh. Then dito, nag-Rook E5 si Wesley, so gumagawa siya ng kaparaanan papaano niya maa-atake si Magnus. At dito ay medyo naalangan, umalangan. Nag-A2, blunder ang tira ni Magnus. Blunder yung A2. Okay? So bakit na blunder? Kasi dito po ang mas the best lang daw ay bishop takes B3. Isa rin sa idea ng rook E5 ni Wesley ay pupunta sa likod. Pag kinapture yung libreng pawn, pupunta sa likod ng B-pawn, makukuha. Ayan. Pero mas ano yan, mas kumbaga mas okay-okay pang i-handle ng black. Bakit? Rook takes B4, then rook takes E7. Yan ang matindihang palitan ng hataw niyan. So, rook e7, syempre, hindi pwedeng capturing yan kasi magkukwin, mapapabayaan. O anong gagawin? Obligadong umiwas, rook c1. O baka may nakakaisip sa inyo, eh coach, bakit hindi nilang chumik para lumipad yung rook sa e7? Kaso ito lang gagawin eh. Pinalilipad na nga yan eh. Kahapon pa. O eh, hindi nga mahataw-hataw kasi nga maiiwanan yung a1, walang bantay eh. So, lalabas, baliwala yung pag-check, na-activate pa yung king, natulungan pa. Okay, so dito, possibility, mag-rook C1, at pag nag-rook C1 naman, ito naman ang malakas na hataw, may bishop C2 naman, hindi na naman pwedeng capturing yan, may iwanan na naman yung A1 square. Ang malupit dito, papunta na sa bishop B1 yan. Grabe, batong-bato na yan. Iyan ang mabigat. Tapos yung king ni Magnus, napaka-aktibo, mamaya king D5, mapingas pa yung pawn sa D4. Nako, grabe no? So yan sana ang mas malakas na dapat ginawa ni Magnus. Bishop takes B3 na lang. Okay? Pero dito nag-A2. So tingnan natin yung malaking kamalian na nasa likod ng A2. At dito ay nag-rook A1. Ayan, bad move din ang inireply naman ni Wesley. Kasi dito mas malakas sana after A2. According to a very strong computer engine, rook 5 E3. Depensa lang pala doon sa B3. Babalikan lang. Kumbaga parang pinurovoke lang, in-invite lang yung pawn. Sige, galaw ka lang. Tapos mamaya, hindi ka na solid. Parang ganun lang. Alright? Then dito, for example, mag-bishop e4. Ayan, para kahit pa paano, may pagkakataong dumipensa. Kaso may ano na eh, rook 3 e2 naman. O yan naman ang gagawin. So, pipingasin na. O syempre, pag nag-rook takes e7 lang, ay di rook takes a2, wala na. Ano na yan? Malinis na.
Kaya dito, kung magbibishop B1 naman, para depensa, ano, di may A1 queen na, meron namang rook E6 check. King D5 pupunta sa likod. Still, depensado pa rin yung pawn sa E7, and then yung tore sa likod, nagdedepensa naman sa pawn sa A2. Yan, so ibang usapan na ito. And then, ito na ipapunta, oh, King G5, King F6, King F7. So, ibang usapan na to. Lamang na ang panalo ng white dito or ni Wesley. Okay, so rook 5 e3 lang, depensa lang sa pawn sa b3, and then mamaya babalikan yung pawn sa a2, pero hindi napansin ni Wesley, nagrook a1 siya. Nakahataw na tuloy, bishop takes b3, rook b5, rook takes e7, rook takes b4, nagrook a4 check, king g4, rook g4 check, good move lahat ng tinira ni Magnus, oh. Sakto lahat, rook g3, depensado na yung bishop sa b3. So dito nagrook b5, so marahil binaboundaryhan niya na hindi makatawid yung black king sa d5 kasi nga tatapyasin yung pawn niya sa d4, eh maiikutan, eh magagapangan. So dito nag bishop c4, rook c5, so threat lang with tempo, bishop d5, rook a5. So at this point parang wala na ring magawang masyadong progreso si Wesley kasi nga yung pawn nasa a2, eh baliktad ngayon ang scenario. Si Magnus ngayon ang may isang hakbang na lang, ga-graduate na kanina siya yun sa e7, wala na. So after rook a5, then dito nag bishop b3, so nakikiramdam lang sa gagawin ni Wesley. So dito nag-rook c1, rook takes g2, pingas na naman ako. Ito na naman ang problema. Wala nang harang, wala nang pawn sa g3. Rook c5, rook g1, ayan na, nako, ito na. Popromote na yan. Rook a6 check, king d7, rook a7 check, king d6. Kung tutuusin, may tabla na si Wesley. O, di pa balik-balik na lang. Diba? Dito sa point na to, tabla na. Pero tingnan nyo po yung mangyayari, ha. Rook a6 check, king d7, rook c a5. Halatang namimili talaga si Wesley na mumuwersa. So dito nag bishop c4, rook a7 check, king d6, rook a8, f4. Nako, ito naman ang problema, yung f4 naman. Rook d8 check, dito na na-blunder si Wesley. King c7, so baliktad na ang kapalaran. So ngayon, ang maghahabulan ng tabla dyan, si Wesley, kung makakatabla pa after king c7. Kasi dito, blunder yung rook d8, eh. Mas much better daw para ma-save yung game, rook c5 lang. Yan. Para after rook c5, may threat sa bishop sa c4, and then may hataw ng rook d8. Napakalakas ng rook d8. Oh. Mamatchas eh, no? May matchas pa eh. So dito, obligado, ito lang ang isang tira. Ang tanong, baka mamaya mamalik mata si Magnus, hindi makita eh, di matchas sa d8. Kasi hindi masyadong halata eh, parang ang focus nandito sa bishop sa c4 eh. Kung nakita ni Wesley itong rook c5, yan, edi obligado bumaba para walang matchas. Sabay check. Yan. So, pag king d6 angat, edi balik doon, mamatchasin uli sa d8. Yan ang chance ni Wesley para maitabla niya. O, hanggang tabla na lang siya. Eh. May pawn sa f4 eh. Grabe, maaawat mo po ba yan? Wala na. So, dito, nung nag-rook d8 check, iba na ang kapalarang dumapo sa kanya. Kasi pag king c7, rook d8 bumalik, f3, wala na. Paano aawatin yan? Ginawa niya, hinataw na lang yung pawn sa a2. Takes, takes, and then, nag-king d6. Na-realize dito ni Wesley na yung king niya walang magawa sa f6. Wala nang contribution. Ang gagalaw na lang sa kanya dito, tore. Imagine niyo yung king niya, kahit umikot-ikot siya kung saan-saan, walang magagawa. Hindi nga na makaangat eh. Gawa ng may pawn sa g6. O boss, pati ang pantubos ang nangyari. So dito, nag-resign si Wesley. Grabe, masakit ang pagkatalo ni Wesley dito sa game number 2. Kasi from winning, tapos ang dami pagkakataon na magkaroon siya ng mas malaking advantage. Tapos, wins in exchange na siya, naipanalo niya yung exchange, kaso hindi na i-convert. Ang galing dumipensa ni world champion talaga si Magnus, grabe. Ang tigas ng depensa, hanggang dulo kasi. Okay, so sana po nag-enjoy kayo at natuto kayo sa game na ito kung paano dumipensa si Magnus. Napulit nyo sana. Sa English, ang tawag doon, tenacity eh. Tenacious defense. Yung abilidad na kahit na medyo parang lugi-lugi ka, pero ang tigas ng mga bato mo pa rin. Babaliktad pa pag talagang sobrang tibay. Bumabaliktad pa. Sa part naman ni Wesley, dapat wala tayong pakakawalan. In a blink of an eye, dapat pag na binigyan tayo ng pagkakataon or opportunity, isang click lang dapat. Sunod-sunod, lalo na against sa ganitong kalakas na world champion na si Magnus. Dapat hindi mo palalampasin yung mga isang kudlit na pagkakataon. Okay, so maraming salamat po. Sana natuto kayo. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. Maraming salamat po at binabati na natin ngayon sila Raymond Magtibay, John Lloyd Canilang, Hill Barion, Carlito Torres Jr., Jeremy Flores, Albert Hamid,
John Kim Perales, Evan De La Rosa, John Eric Gonzaga, Darwin Marciano, Alfredo Gamale Jr., at kay Ryan Piliosas. Ayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa palagi ang pagsuporta sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.